a productive Wednesday morning, mga ka-forever. Patuloy ang pagiging makulimlim sa labas, pero huwag mag-alala dahil sumisilip na ang araw. Don't let this stop us from learning, dahil ang learning at knowledge, walang pinipiling panahon at oras. Kaya tutok lang dito sa DOSTv. Ako po si John Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather and science updates. Remember that, folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, alas 11 ng umaga. And for today's episode, i-feature natin ang isang proudly Pinoy-made telehealth device na tiyak na makakatulong upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa DOSTv, kaya tutok lang. And to get things rolling, alamin na natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja, para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Miyerkules, meron tayong dalawang binabantayan na sama ng panahon or low pressure area. Yung isa po, si dating Bagyong Auring, ngayon po ay low pressure area na lamang at namataan kaninang alas 8 ng umaga sa vicinity ng bayan ng Nara sa Palawan. For the next 24 hours, ay mababa pa rin ang chance na ito'y malusaw or maging bagyuman at mananatili ito ng isang low pressure area. Pero within 24 to 36 hours, ay posibleng lumabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi na makakaapekto. Samantala, meron pa tayong panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating park. At ito po ay huling namataan 1,450 kilometers sa silangan ng Mindanao. Base po sa ating analysis, within the next 24 to 48 hours ay mababa pa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pero patuloy po natin itong imamonitor dahil isang sa nakikita nating senaryo ay posibleng ito magpaulan sa malaking bahagi ng Visayas, northeastern Mindanao, and southern Luzon. For the next 24 hours naman po, makakaranas pa rin ng northeast monsoon armihan ng mga kababayan natin sa northern and central Luzon. Silipin muna natin ang ating magiging weather for the next 24 hours sa Luzon, kung saan mapapansin po natin dito sa may northern and central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ay asahan po ang epekto ng amihan or northeast monsoon. Pinakamaulap dito sa may Cagayan Valley, gayon din sa natitirang bahagi ng central Luzon except Aurora, at maging dito rin po sa may Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon except Quezon. So asahan po ang mga mahihinang pag-ulan. Samantala sa mga kababayan naman po natin dito sa may Ilocos Region at Cordillera, asahan ang bahagyang maulap na kalangitan at meron lamang tsansa ng pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa mga kababayan naman po natin sa Aurora, Quezon, dito rin po sa Bicol Region at maging sa Palawan, asahan ng moderate o occasionally heavy ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng flash flood sa mga low-lying areas or landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. And then finally, dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa, asahan ng light to moderate rains and isolated thunderstorms. Ngayon naman po sa mga kababayan natin sa Visayas and Mindanao, pinakamakakaranas pa rin ng malalakas sa pag-ulan ang Eastern Visayas. Moderate, occasionally heavy po ng mga pag-ulan ang mararanasan. Bahagyang epekto po nitong nasabing low pressure area na nasa Palawan. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas at sa Caraga Region, asahan ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkilat pagkulong. And then finally, for the rest of Mindanao, kung mapapansin po natin, magiging maaraw at maganda pa rin ang panahon sa maghapon, pero posible pa rin na maging maulap at magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulong. Ngayon, silipin naman natin ang magiging weather and temperature silang key metros ng ating bansa. Sa Metro Manila, magiging maulap pa rin ngayong araw katulad po kahapon at posible lamang ang mga mahihinang pag-ulan dahil po yan sa amihan. Ang temperatura natin maglalaro lamang mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Bukas po, araw ng Thursday at Friday, asahan mas magiging maaraw na po at aasahan lamang natin ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Temperatura natin 23 to 30 and 31 degrees Celsius respectively. Sa mga nagbabakasyon naman po sa Baguio, asahan natin ang maaliwalas or magandang panahon at minsan lamang ay nagiging maulap. Posible ang mahihinang pag-ulan na panandalian lamang. Temperatura po natin ngayon sa Baguio 16 hanggang 23 degrees Celsius. Pagsapit ng Thursday and Friday, maaaring bumaba pa into 15 and 14 degrees Celsius respectively. Sa mga kababayan naman po natin sa Metro Cebu, asahan ng maulap na kalangitan hindi lamang ngayong araw, kundi maging sa susunod pa na dalawang araw. So posible rin ang mga pag-ulan natin, mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat pagkulong.
Temperatura natin ngayong araw at bukas nasa 25 hanggang 29 degrees Celsius. And finally, pagsapit naman ng Friday, 24 hanggang 29 degrees Celsius. And then finally, sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, ay asahan naman po magiging maganda pa rin ang ating panahon. Pagsapit nga lang ng tanghali, magiging mainit at malinsangan. Sa dakong hapon, mas mataas na ang tsansa ng mga pagkidlat, pagkulog o panandali ang buhos ng ulan. Temperatura natin ngayong araw, 26 hanggang 32 degrees Celsius. And finally, bumababa ang ating minimum temperature. Maring umabot sa 24 degrees pagsapit ng Friday. Meron pa rin po tayong gale warning dahil sa northeast monsoon or amihan. At ito ay sa mga baybayin ng extreme northern Luzon at maging sa silangang baybayin ng northern Luzon. Kabilang na po ang baybayin ng Batanes and Calayan, pababa ng Cagayan, Isabela at northern coast ng Ilocos Norte. May pag-alon po doon na umabot from 3.4 hanggang 4.5 meters. So bawal muna na pumalaot ang mga kababayan natin na may maliliit na sasakyang pandagat. Silipin naman natin si Haring Araw. Ito po ay lulubog mamayang 5.44 ng hapon at muli itong sisikat bukas, 6.24 naman ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estreja, reporting for DOSTv. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOSTV makikita, here's Ms. Jean Nevarez for our Flood and Water Level Advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa mga viewers ng DOSTV. Dam update po tayo sa mga minomonitor nating major dams. Sa ngayon, mayroon tayong mga na-observe na rainfall within the watershed ng Angat River Basin, kaya bahagya po itong tumaas at nasa 214.48 meter na ito at may pagtaas po itong 0.21 meter. Sa ibang mga dams naman, lalo na itong San Roque, ay wala masyado tayong naitalang mga pag-uulan, kaya ito'y bumaba na nasa 279.55 meter at bumaba po ito ng 0.47 meter. Ganun din po ang Pantabangan Dam, nasa 205.67 meter ang level na to at may pagbaba po itong 0.08 meter. Ang Magat naman ay nasa 192.71 meter at may pagbaba po itong negative 0.05 meter. Dahil may LPA pa tayo at naka-apekto po ito sa Visayas regions natin at ito ay naka-apekto din sa southern part of Luzon, nag-issue din tayo ng General Flood Advisory dito po sa Central Luzon. Ito po ay sa province lamang ng Aurora. Sa Region 4A naman, sa Calabarzon region, lahat po ng mga provinces ay binigyan po natin ng GFA. At ang Region 4B, ito po yung Mimaropa, nagbigay po din po tayo lahat ng sa province ng General Flood Advisory. Ito po ay precautionary measures lamang. Ibig sabihin, posibleng hindi sila mababain, pero pagtuloy-tuloy na yung pag-uulan, pwede na rin po silang may possibility na babahain na sila. Ang Region 5 po, meron na po tayong mga naitalang pagbabaha, kaya patuloy pa rin tayong nag-issue ng GFA dito at ang sa lahat po ng rehiyon at kaya appropriate actions o pwede nang magkakaroon na dapat ng mga ginagawang evacuation doon. At sa Visayas naman, ito yung Region 6, Western Visayas, Region 7 yung Central Visayas at ang Region 8 ng Eastern Visayas, nag-issue din po tayo dito ng GFA at alert na po. Ibig sabihin may posibleng pagbabaha na dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan this past few days. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa DOST Hydromet Division, Jean Yavares nag-uulat. Laging isaalang-alang na health is wealth. Anumang oras ay dapat pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. At yan ang sinisigurado ng DOST.
through Philippine Council for Health Research and Development sa pamamagitan ng RX Box, a telemedicine device that is designed to provide better access to life-saving healthcare services in isolated and disadvantaged communities nationwide na ginawa in partnership with University of the Philippines. Panoorin kung paano nagbunga ang partnership na ito dito lang sa aming documentary. Ang Pilipinas ay isang bansa na progresibo dahil patuloy ang pagpasok ng makabagong sangkap at ideyang pangsiyensya at teknolohiya na abot kamay sa karamihan ng Pilipino. Patunay nito ay ang pagtaas ng bilang sa paggamit ng mga makabagong mobile phones, pagdami ng mga bihasa sa paggamit ng computer, at mga kasangkapang pangmedikal na isinusulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para mabigyang halaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. At dahil dyan, karamihan sa ating mga kababayan ay nakararamdam ng kaunting kaginhawaan sa kanilang pang-araw-araw na laban para mabuhay. Ngunit sa isang banda, mas marami pa rin sa ating kababayan ang hindi nakakaranas ng tulong at kaginhawaang hatid ng modernong teknolohiya. Maraming malalayong lalawigan at liblib na lugar ang hindi inaabot ng modernong teknolohiya, o di kaya mga kababayan natin na mahirap na hindi kayang ibalikat mag-isa ang gastusin para sa ikagiginhawa ng kanilang buhay. Dito pumapasok ang telehealth, isang programa ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, at ng UP Manila National Telehealth Center at UP Diliman. Telehealth, this is one of the major programs of the Philippine Council for Health Research and Development, wherein you have electronic data of patients, and this can be used as database. The telehealth program of the Philippine Council for Health Research and Development is one of their major projects, or rather programs, and it has several components, one of which is the electronic database of patients. Another component of which is what we call the RX box, wherein we can deliver health service to far-flung areas using ICT, using SMS, and so on. Ang pagsulong ng kalusugan sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya para sa kaunlaran at kaginawaan ng buhay sa bayaniwan. Mga lugar na malalayo sa pagamutan na mas lalo pang pinahirap ng kapuluan ng Pilipinas kung saan kailangang tumawid ng mga ilog at dagat upang makarating sa paroroonan. Ang kakulangan ng pagamutan at mga pasilidad na pangkalusugan sa mga liblib na lugar bukod pa sa kakulangan ng mga kagamitang pangmedikal sa mga naturang pasilidad at mga mamamayan na hindi mapagamot ang karamdaman dahil kapos sa yaman. Mga problema na pilit tinutugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng DOST at iba pang sangay nito. Isang halimbawa ang isla ng Bolinao, Pangasinan. Isang maliit na isla na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng paggamit ng bangka o barge. Sa leadership ng UP system, nagkumpuni kami ng mga iba't ibang mga eksperto ng universidad sa Maynila, sa Davao, sa Baguio. Tapos nag-usap-usap. Ano ba yung meron tayo ngayong kaalaman na maaaring pakinabangan ng mga taong bayan? So dun sa isa sa mga pulong-pulong na yon, nasabi ko, alam niyo ang kailangan talaga natin kasi kulang ang doktor sa Pilipinas. Hindi naman natin mapupunta yung doktor sa lahat ng bahagi. We have 7,000 islands. We cannot put a doctor in every island. Kailangan natin ng isang device sana kung saan pwedeng ikabit sa isang pasyente ng isang health professional. Pagkatapos sa pamamagitan nun, magkakaroon ng impormasyon yung health professional at yung pasyente nung estado ng kalusugan ng pasyente na makakatulong sa kanilang dalawa na alagaan yung kalusugan ng pasyente. So, doon nag-umpisa yung idea ng isang telemedical diagnostic device na tinatawag natin ngayong RX box. Ganito lang yung tablet, less than 2 kilograms. Sensors na kasama, so may pulse ox to measure pulse rate, saka yung oxygenation sa blood,
Ito yung ECG, 12 lead na siya kagaya ng ginagamit sa mga ospital. BP up, alam naman ito gamitin ng lahat. Maternal and fetal suite. So, minimeasure nito yung paghilab ng tiyan ng nanay. Temperature. So, ang thermometer namin ay hindi mercury, hindi din automatic. Skin surface na lang siya. Aparato na maraming gamit at nagbigay solusyon sa mga suliraning pangkalusugan at pangmedikal sa Pilipinas. Mula sa pagbiyahe ng malayo para magpatingin sa espesyalista at suliraning pangpinansyal hanggang sa kakulangan ng mga paggamutan at gamit na pangmedikal, ang mga ito ay mabisang tinutugunan ng RX Box. Isa na nga siyang mahusay na solusyon. Pero alamin natin sa mga mismong tao na natulungan ito. Nagkaroon ako ng sakit na masikip ang masakit dito sa dibdib ko at saka masikip ang hininga. Wala pa po yung ECG machine sa barbar. Nagpunta ko po namin ang barbar ng bayan. Marami pa po pamasahayang anin na Google para po lang makarating ng bayan. At saka nagpabayad po kami ng doktor kasi po sa private po kami pumunta. Ngayon, nagpasalamat naman sa kanila sapagkat yung ECG na, hindi na ako pumunta sa bayan o sa mga ibang doktor. Parang nakatulong din yan sa akin. Pasalamat po ako sa DOSTv at saka sa DOSTv po dahil po sa tulong ng RX Box na namin po ang aking karamdaman. Sana po lo, maragdagan pa ang mga sa RX po na si Barbara po. Hindi na po kami tatawid ng dagat, lalo na po pag-emergency pa ganun po. Magandang ginagawan to ng DOSTv. Sapagkat ang technology ay may puwang sa pagbibigay natin ng magandang serbisyo sa kalusugan. Subalit, dapat yung technology gagamitin mo sapagkat may gusto kang mabago sa sistema natin. At kung ang mga kababayan natin ay naramdaman ang tulong ng RX Box, ano naman kaya ang pananaw ng mga tauhan ng serbisyong pangkalusugan sa aparatong ito? Itong RHU po namin noon, yung nakikater po namin daily po ay 30 to 40 na patient. Nung dumating po yung RX Box, nung under po ni Dr. Roman Aldo Reyes, mas lalong dumami po yung mga patients namin. Malaki po yung naging ambag nito sa aming RHU. Katulad po nito sa mga patients namin na pumupunta dito na mga naka-experience ng chest pain, ganun, nagagawa na po namin ng ECG po. Yung mga pasyente, ngayon nakikita na nila na dati parang ang layo-layo ni doktor, ang layo-layo ng clinic. Pero with the RX Box, kaya nang dalhin kahit parte lang ng clinic doon mismo sa isla upang makaroon sila ng pagkakataon na malaman ano ba ang kalagayan ng kalusugan ko. Kasi doon sa box, pag kinabit ako doon, nagbibigay sa akin yun ng datos kung ano ang nangyayari sa aking katawan. Ibang klase nga naman itong aparato na ito. Mas pinadali ang buhay ng ating mga kababayan na kailangan ng lunas at sa mga kababayan natin na nagbibigay ng lunas. Meron kami mga stories na ang RX Box ay nakapagligtas na ng nanay na nagkaroon ng komplikasyon, na agapan kagad. Kaya naman, laking pasalamat niya na gumamit. Nagamitan siya ng RX Box. Nakatulong dahil una sa pagdadiagnose ko yung problema ng pasyente at yung malaking tanong nga na kung ito ba kaya nilang gamutin sa health center nila o kailangan ilipat. At saka it can also serve the OFW communities abroad. Yung device na yun. Nagkakaroon ng heart attack pero dahil sa RX Box na kita dun sa ECG niya na nagka-heart attack na na agapan na kagad, nabigyan ng gamot at naisalba yung kanyang buhay. Yung RX Box after the public health sector, yung a part of going to the commercialization na stage kami, within going to the private na. So, hindi lang po tinitingnan kasi yung local market dito eh. Magkakaroon kasi ng maraming market yun outside the Philippines. So, yun na po yung international market na ini-aim natin. Yung pinaka-importante dito, kaya tayo nagkaroon ng ganitong proyekto, ay para lahat ng Pilipino, saan man siya naroroon, may doktor man o wala sa kanyang lugar, ay mabigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan. At itong teknolohiyang ito ay magiging importanteng paraan
para ito ay magkatotoo. Ang dami nga namang gamit ng RX box at siguradong hindi lang dyan nagtatapos ang silbi ng aparato na ito. Isa sa mga tinitignan namin ngayon yung para sa newborn hearing screening na lalagyan ng EEG na pagkapanganak ng bata after mga ilang days, titingnan kung may problema ba sa pagdinig ng bata. Isa yun sa mga pipeline. Yung mismong unit, make it more portable, siguro, at kasi siyempre kailangan itong power at saka internet connection. So yun din ang isang mga tinitingnan na mga bagay kung paano ma-improve pa. Sabi naman, ay hindi bagal yan dito sa bagay yan dito sa Metro Manila. Bagay, alam niyo kung bakit? Kahit dito sa Metro Manila, kung walang nagbibigay ng instructions, kahit na dito sa Metro Manila, ang tendency ay ito kagad sasabihin mo sa pasyente, pumunta ka dyan sa ospital, pumunta ka na ron. Eh kung meron sila nitong RX box, mag-iisip muna sila kung papupuntahin yun. Bakit ka mo? Maghahanap ka ng ambulansya. Dapat may pamasahe yung pasyente mo. At para sa mga individual o lokal na pamahalaan, nais makaranas ng benepisyo ng RX box, paano nga ba makakakuha ng aparatong ito? Sa RX box, gusto natin mawala ang panganib sa maraming buntis para na sa ganon ang kalusugan nila ay mapanatili nating mahusay. Sa ngayon, nalaman natin na puspusan ang pagsulong ng ating mga kawani sa pamahalaan upang maibigay ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng RX box ay siguradong patungo tayo sa tamang direksyon ng progresong pangmedikal at kalusugan. Kaya mga kasiyansya, sundan lang natin ang mga likhang Pinoy na para sa Pinoy na matatagpuan lamang only in the Philippines, dito sa Telehealth. Mabuhay ang mga Pinoy engineers at innovators. Nakakahanga ang inyong talento. Ang RX box ay isa lamang patunay that science not only gives knowledge, it can also bring safety, strength, and protection kapag ginamit ng tama. Through RX box, mas accessible na ang healthcare sa buong Pilipinas. Laging tandaan ang science para sa lahat. Mapabata, mapamatanda, walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras. And that's it for today. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kay nood lang alas 11 ng umaga, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.